Hi, magandang araw sa lahat. Si Briggs po ito ang inyong nutrition advisor. And this is Pinoy Nutrition. At kung bago ka pa lang sa aking channel, huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe. Okay? Sa video ito, ay ating pag-uusapan ang mga prinsipyo ng pagpapayat at pagpapataba or weight loss and weight gain. Alam naman natin na ito ang isa sa pinaka-hot na topic. Kung ikaw ay isa sa mga taong hirap tumaba or kung ikaw naman isa sa mga taong hirap pumayat, ang video na ito ay para sa inyo. Yes, alam naman natin ang pagkakaroon ng magandang hubog na pangangatawan or magandang pangangatawan or akma sa timbang ay isa sa mga assets. At kung hindi niyo pa pala napapanood yung aking previous video about how to calculate your ideal body weight, yes, meron po tayong mga ideal body weight. Huwag niyo pong kalimutan na bumisita sa aking channel. Nasa description box, click niyo po yung link nasa baba ng video na to. Tatlong mahalagang bagay o prinsipyo na inyong tandaan kung kayo ay nagpapataba or mag-weight loss o magpapapayat. Number one, lahat ng pagkain ay mayroong calories. O in other words, energy. Saan ba nagmula ang energy? Okay, remember na kung kayo ay nag-aaral ng mga medical courses, lahat ng ating kinakain ay nakaka-convert into sugars. Okay? Or yung tinatawag natin na glucose sa katawan. Okay, yung sugars na yon ay yun yung gagamitin ng ating pong katawan as energy. Number two, excess or deficit in calories can result to weight gain or weight loss. Meron tayong kanya-kanyang energy per caloric requirement per day. Yung energy na yon na ating kinakailangan per day is yun yung ginagamit natin sa paglalakad, okay? At kung ano-ano yung ginagawa natin para tayo ay may lakas. Now, kung yung ating kinakain na energy is sobra doon sa ating requirement, ang result po nun is weight gain. Kung yung ating requirement, let's say for example, 2,000 calories, then, yung ating nakain throughout the day is, let's say 2,500, meron ang sobrang, ilan ang sobrang mo? 500 calories. Remember that this 500 calories, ito yung i-store ng ating katawan into fats. Ika-convert niyan into fats o yung tinatawag nating adipose tissue or bilbil. Mga curbs, okay? So, paano naman, same principle, paano naman kung yung requirement ko throughout the day, paano naman kung yung requirement ko, depende sa aking height, is 2,000 calories, and then yung nakain ko lang sa buong araw is only 1,500. Saan ngayon kukunin ng katawan mo since nag-require siya ng 2,000? So, mayroong calorie deficit. Okay? Kulang ka ng 500 calories or kilocalories. Yung 500 calories is kukunin niya doon sa yung stored fats. Okay? It might be from your bilbil, it might be from your muscle. Okay? Kaka-convert niya yun into energy. So, as a result, in the long run, papayat ka. Number three, factors affecting calorie requirement. And number one is your height. Okay? So, magdedepende yun sa inyong height at sa inyong body frame, kalaki ng inyong body frame, ang inyong calorie requirement per day. Another factor is your physical activity. So, kung pareho tayo ng height, okay, let's say for example, 5'5", okay, 5'5 yung ating height, pero magkaiba naman yung ating physical activity. Let's say for example, ikaw construction worker, ako naman ay office worker. Now, hindi tayo pagkakaparehos ng calorie requirement. Sa'yo ay mas mataas since you exert more effort, napaka-heavy ninyo activity. At yung sa akin naman, sobrang light lang naman sa office. So, mas kukunti yung aking calorie requirement para ma-maintain natin yung ating desirable body weight. Another factor is medical condition. Like for example, hyperthyroidism. Ano naman yun? Hyperthyroidism. Yung hyper
metabolic state ng ating katawan. Okay. Hindi normal yung metabolic ng katawan. Or hypothyroidism, masyado namang mabagal ang inyong metabolism sa inyong katawan. Okay. Those are the factors affecting caloric requirement. So I hope na sa simple video na to ay marami pa kayong natutunan sa araw na to. For more videos, please don't forget to subscribe to my channel, punin yung notification, at hit nyo rin po yung notification bell para update po kayo sa mga bagong videos. Hit the thumbs up and don't forget to share. Sharing is caring. God bless everyone!